guys, welcome sa aking vlog ngayon. At sana may matutunan kayo sa vlog ko. Kasi ituturo ko yung tamang paggamit ng isang camera. So guys. So kung excited na kayo, manood man lamang kayo sa video ko, sa vlog kong to. Eh sana may matutunan kayo guys. Ang may tuturo ko ngayon guys is hindi muna tayo mag-automatic. Kasi ayaw na ayaw ko guys yung automatic kasi yung automatic nakadepende lang siya sa electronic. So ang gusto ko yung ako yung nasusunod. Nagma-manual mode ako guys. Manual. Yung manual kasi guys is ako yung nasusunod. Hindi yung camera ang nasusunod. Medyo mahirap intindihin guys, no? Kasi ang camera kasi natin guys is may battery. Hindi katulad noon na ang camera ay ano lang siya. Manual lang siya talaga. Wala siyang electronic. So ngayon mayroon na siyang electronic. So ito yung naka-automatic. So balik tayo sa mga sinaw ng mga photographer guys, na mga sikat ng mga photographer, sila ay gumagamit ng hindi automatic na camera. So ito ngayon, mga bago ngayon ay naka-automatic na. Babalikan lang natin yung mga dating camera guys. Ang manual mode guys is makikita dito sa button na ito, yung bilog. Yan. Ikita nyo yung guhit guys. Yan yung guhit kung saan mo siya ipatama. So itong aim, yan yung manual mode. So ito naman yung on. On guys. So nakikita nyo, naka-aim siya. Naka-aim. At nakikita mo yung, nakikita nyo guys, yung shutter, ISO, f-stop. Guys, kapag kumuha tayo ng isang larawan kung saan man tayo nakapunta, siyempre kukunan natin yung gusto natin na larawan, tulad ng mga bulaklak o kaya naman isang beach, kaya naman isang tao na gusto nyong kunan. Nakadepende din yan guys kung nakatayo ay naka manual mode. Nakadepende yan guys kung ano ang sitwasyon ng araw. Mayroon tayong tinatawag na makulimlim o kaya naman matirik ang araw. Mayroon namang madilim. So guys, ano ang dapat nating gawin kung tayo ay naka-manual mode? Unang-una, babaguhin natin doon guys yung kung tayo ay walang nakakover na naka mga punong kahoy, talagang nakasikat yung araw guys. Ang gagawin natin doon is ibahin natin yung f-stop na tinatawag guys. Yun yung butas ng ano natin, yung lens butas ng lens na ito guys. Makikita nyo sa loob yung butas ng lens. Kapag tirik yung araw guys, medyo maliit lang na butas. Medyo maliit lang na butas yung ang i-apply nyo. Tapos ang ISO naman guys is ang pinakamababa kasi na ISO ngayon sa mga camera natin is 100 ISO. So ang shutter naman guys, need natin ng medyo mataas kasi ang shutter ang nagtatrabaho sa pagtakip ng butas.
dito sa ating lens. Butas ng camera, may butas yung camera. Tingnan natin guys yung butas ng camera. So guys, nakikita nyo yung butas ng camera. Kapag click ko po yan, tinatakpan niya po kaagad guys yung butas. So yan din ang trabaho ng isang shutter guys. Kailangan ng isang butas na matakpan kaagad guys yung butas kasi sobrang liwanag ng araw. Ang trabaho naman ng ISO guys is kinokontrol niya yung araw na pumapasok sa ating camera. Yan ang trabaho naman ng ISO na tinatawag. Ngayon guys, kung matirik ang araw, hamawa is alauna na madali, tanghali. Ang i-apply natin na ISO is 100. Ang aperture naman is kung depende yan guys kung ano yung lens nyo. Kung ito ay 1.8, pwede rin tayo mag 1.8. Pero bilisan natin ng shutter. Siguro ang pinakamataas na shutter dyan is 4,000 or 3.5. Kailangan bilisan guys yung shutter kapag malaki ang buka ng lens natin. Kapag naman maliit yung aperture, f-stop. O aperture f-stop isa lang yan guys. Kung kapag naman maliit o kaya naman butas ng lente natin. Okay nang kung maliit yung butas na lente natin. Gawin natin guys 16 up, gawin natin 32 pwede. 32 aperture o kaya yung butas ng lens. Ang kailangan natin guys is 1.25 shutter. Ang aperture ay 16. Ang shutter 1.25. ISO 100. So kapag tayo ay gumagala naman siguro is kung tanghaling tapat para naman yun sa tanghaling tapat guys. Ating malaman guys is ISO, shutter, f-stop. Guys, yung tatlong yan kailangan natin malaman para dun sa sitwasyon ng ating liwanag. Kasi meron tayong liwanag na medyo madilim. Meron naman tayong masyadong maliwanag. Yung tatlo na yan guys ay napaka importante. Dahil sila ay nagtatrabaho sa bawat isa. So ang dapat natin gawin kung andito tayo sa situation na medyo madilim, palakihan lang natin guys yung butas ng lente natin at ang shutter naman ay pababaan natin. Yung shutter naman is abot na ang pinakamataas niya is 4,000 hanggang 1. Siguro guys kung medyo magulimlim, gagamit lang kayo ng shutter na 30, 25. At kung naman ang ISO naman need natin ng liwanag, so kailangan natin pataasan guys kung medyo makulimlim. Medyo pataasan natin yung ISO na medyo kung makulimlim. Siguro guys 3,600 o kaya naman 4,000. Kayo na lang guys ang magtitimpla nun. Titimplahin nyo yun guys. At yung aperture naman is depende yun sa ating lente. Kasi may lente tayo na 50mm 1.8 at saka
5.6. So, kung makulimlim guys, kailangan natin palakihan siya ng butas upang makapasok ang tamang liwanag sa ating camera. So, yan lang muna guys ang ating tutorial ngayon. Sana may matutunan na tayo kahit na konti. Maraming salamat kayo guys. At kung bago lang kayo sa channel ko, please subscribe, share, and like para makakapalo kayo sa susunod kong video. Maraming salamat. Thank you.